eto na yung crib niyang ginagamit from Homemade Iloilo. You can check their page para makita niyo yung mga custom-made furnitures nila. Maganda siya. Hi guys! In this video, I'm gonna share with you my baby essentials. Plus, mag-haul na din ako. Share ko sa inyo yung everyday namin ginagamit ni baby at saka yung mga hindi na ginagamit. So guys, let's start sa water ni baby. Wilkins yung ginagamit namin. So bumibili na ako ng isang box pag nag-grocery ako para hindi na kami maubusan. Yung milk pala ni baby, S26 Gold. Since kailangan kong mag-mix feeding. Grabe kasi siyang dumede. So ito, sorry sa gulo, plastic to ng stroller. This one is his day bed or travel bed. Nirarap ko lang kasi para hindi siya madumihan. This one is his carrier. It's from Tommy. Ginagamit lang to pag umaalis kami. Pero actually, hindi pa naman niya ginagamit talaga. Ayaw niya kasi nito eh. Kasi mainit. Malaki man ang parang ano. Anong ba to? Para siyang bib. Para siguro sa laway. Tapos ito yung car seat niya. Kino-cover ko din. Kasi ayaw ko kasi madumihan. Stricto lang. Ito yung yung rocker niya. Parang ginagamit niya din minsan, depende sa mood niya. Okay, natin ulit. Tapos, ito yung isa niyang carrier. Ito yung ginagamit namin everyday. This is also from Tommy. Maganda siya kasi pang newborn to, yung height niya, gusto niya pa din gamitin to kasi komportable siya dito. Tsaka, ito yung stroller niya from Happy Dino. Okay lang, maganda din siya. Ay, hindi na namin to binili. Dati pa to eh, sa mami ko pa to, ginagamit niya sa brother ko. Ginamit ko lang ulit. Tsaka, ito na yung crib niyang ginagamit from Homemade Iloilo. You can check their page para makita niyo yung mga custom-made furnitures nila. Maganda siya. This one, binili namin to sa Robinsons. Kasi nabasa ko sa article, maganda to sa mga babies. Parang early learning development. Ganito siya, oh. Kailangan mo siyang i-play dito. Tapos yan. Ay, natambitin. Wait. Oh, ayan. Yan, ganyan siya. Tapos naaaliw na siya sa ganyan. Nilalagay ko siya parati dito. Tapos ito, dapat may ilaw to eh. At saka may music din. Kaya lang, wala akong battery. Hindi ako nakabili. Wait lang. This one is from my eldest brother. Binigay niya sa baby ko nung 1 month pa lang. Hindi niya ginamit. Pero ngayon, na-appreciate niya na kasi may music siya. Tsaka umiilaw-ilaw pa. Gandang-ganda siya pag nilalaro niya to. Nilalaro niya to. Ganun. Tapos ito, this one is from Robinsons. Set to. Kasama niya to. Ito. Tsaka, this one. Okay. I think, yung anim na to is only, 300 pesos. This one is from Ninang Don. Binigay niya to ng Christmas. Tsaka, this one is from, Lola Panga. Binigay din to sa kanya. Nung Christmas din to eh. O, kaya may nakalagay na Joy. Ito. Noel. So, nilalagay ko lang yan dyan. Tapos, this one, si Mickey. This is from Tita Rhea, my sister from abroad. This one is his first stuffed toy. And this one is the second. Cute!
Punta tayo dito. This one is his first Bible. In fairness, nakikinig naman siya pag nagbabasa ako, nilagyan ko na ng pangalan. Maganda siya, actually. Binili ko to sa National Bookstore. Tingnan nyo. Yan. Wait. Lagay natin dito. Yan. God creates the world. Tapos, ang ganda ng, ano niya, ng illustration niya. Oh, yung mga drawings. Ito, the first human beings. The first human beings, tsaka meron siya mga the first sin. As in, Bible talaga siya, pambata lang. Tignan natin siya. Tapos, etong foam na to, sorry, nakakalat. Tinutulugan to ni Manang Beck. Naalala niyo si Manang Beck. Yun. Tapos, dito na tayo. Ito yung nilalagyan ko ng feeding bottles niya. Kasi nga, di ba, nagmi-mix feeding kami. Tatlong brands yung ginagamit ko. Isa yung Avent. Tapos, ito yung Chico. Yan. Hindi makikita. Tapos, yung isa, Tommy Tippy. Mas okay to kasi mas mura siya. Hindi siya, ano, yung nilalagyan kasi ng feeding bottle sa SM na para talaga sa babies, parang mahal. Tapos, ito yung mga, ano ko, breast pump. Yung binili ko online. Tapos, yung isa, yung binili namin yung Medela. Tsaka, ito, yung mga scoop ng gatas niya. Nilagay ko din dyan. Tsaka, maganda to. Nire-recommend ko talaga to. Kasi pag nag-feed ako kay baby, nilalagay ko to sa kabilang breast ko. From Nature, Nature Bond. Padala din to ng sister ko. Tsaka, meron siyang cover. Yan, ganyan lang. Kasi pag nag-feed ka, dumidede siya sa akin. Yung kabilang breast ko, may lumalabas din na gatas. So, useful talaga yan. Tapos, ito yung nilalagyan ko ng gatas niya. Gusto ko transparent. Ayoko yung sa lata. Kasi parang hindi mo makikita kung may ano ba, may langgam o may dumi or whatever. Mas mabuting transparent. Tsaka alam mo kung kailan mo na siya kailangan i-wash. Tapos, ito yung droppers niya. Then, this one, lalagyan ng gatas niya din pang travel. I think, nasa first haul ko to eh. Tapos, may tissue lang ako dyan. Tsaka, thermo. And, ito yung sterilizer ko, yung heater niya na ginagamit. Every time na maligo siya or mag, kailangan ko siyang i-ano yung ano niya, yung dropper niya. Kailangan ko isook sa hot water. Tapos, ito, ginagamit ko to. Nilalagyan to ng mga used feeding bottles. Yan. Then, this one, yung rubber mat niya, kinocover ko pa nito kasi pag, for example, may nag-leak, mas mas madali siyang linisin. Isang wipe lang ng, ano, ng basahan or wipes man, malilinis mo na agad. Kasi kung ito, pag nag-leak yung ano niya, yung diaper niya or yung poop niya, mahirap mahirap linisin. Kailangan talagang labhan. So, nilalagyan ko nito para hindi ako mahirapan. Yan. Tapos, dito na tayo. This one, hindi to ano, hindi to aloe vera. Cotton to. Cotton with water. Yung water na nilagay ko dito, yung Wilkins din. Para to sa ano niya. Pag for example, kailangan namin mag-change yung diaper. So, cotton yung ginagamit ko pang punas. Kasi ayoko yung wipes. Hindi siya, ano yun, hindi siya kaganda sa skin ng baby. Kasi dati, nagwa-wipes lang ako. Parang nagkaka-rashes siya. So, ito, pag nag-change ako ng diaper, ginagamitan ko ng wipes, tsaka gumagamit pa din ako ng cotton. Dalawang wipes lang yung ginagamit ko, before and after. Before using the cotton and after using the cotton. Ganon. Ganon yung rule.
Tapos, ito yung cotton buds niya. Yung lotion niya. Tsaka yung oil. Alcohol, ginagamit namin to pag nagtra-travel kami. Kasi, ito, yun nga, maliit lang siya. Hindi siya ganun kabigat. Tapos, yung cologne niya, from Enfant. Enfant ba talaga? Pero, mas gusto ko to, ito. Nire-recommend ko to. Ang bango-bango, super. From Baby Care Plus. Basta, ang bango talaga. Itong cotton na to, with Wilkins din to, pero ginagamit ko lang to sa face niya. Kasi, hindi ako gumagamit ng soap sa face ni baby. Cotton at water lang. Tsaka, ito yung pseudo cream. Ito. Maganda din to, pero minsan ko lang ginagamit kasi hindi naman talaga, wala naman talaga siyang rashes sa puwet. Antiseptic healing cream. This one is from my sister. Pinadala niya to nung December. Yan. Tsaka, ito ginagamit ko to sa ilong niya. Alam na ng mga mommies to. Yan. Every time na ginagamit ko to, syempre, winawash namin. Tsaka, sinusoak sa hot water. Ito yung nail cutter niya. Alcohol. For everyday use. This one is his Cortisone 10. Ginagamit ko to sa rashes niya sa face. Minsan kasi, hindi ako makakapigil. Kinikiss ko siya sa face. Tsaka yung lola't lolo niya, tito at tita niya, kinikiss siya. Yung patakaw na kiss, ganun. Nagkaka-rashes siya. Maganda to kasi pag nilagay mo to once or twice, nawawala agad yung rashes. Tsaka, I think hindi mo to mabibili dito sa Pilipinas kasi galing to ng States. Ewan ko lang sa Manila, pero sa Iloilo wala to eh. Tapos ito yung Drapolin cream niya. Nilalagay ko to sa puwet niya pag namumula. Pero hindi naman siya nagkaka-rashes. Pag namumula lang, nilalagyan ko na agad. Tapos, ba't andito to? Ah, okay. Yung Manzanilla. Actually, ginagamit ko to dati. Kaya lang, sabi ni Doc kay baby, kasi parang nagkaka-rashes yung chan niya. Yun, kaya di ko na to ginagamit. Tapos, ito, paracetamol niya. Hindi niya naman nagamit to. Hindi naman siya nagka-fever. Wala lang. Emergency. For emergency use. Ito, cetirizine alnix. Kasi, ito, kumain kasi ako ng ng crab at saka yung shrimp. Ang sarap. Sarap na sarap ako sa shrimp at saka sa crab. Nakalimutan ko, nagpapadede pala ako. Kaya ganun, nagka-rashes siya. Allergic pala siya. Tapos, ito para sa colic niya, yung rest time. Tapos, ito yung vitamins na binigay ni Doc, Nutrilin. Tapos, dito, yung brush niya, comb, thermometer, scissors. Ito mga syringe. Gamit niya ito dati sa hospital, hindi naubos. Tapos mask, in case na may bisita siyang may ubo or sipon, at least meron akong ibibigay. Tapos ito, yung nasa ziplock, ito yung yung pusod niya na nag-dry. Tsaka ito yung sa hospital na ginagamit niya, yung bracelet, yung patient's bracelet. Yan. Tapos, this one, breast milk storage bags. Ginagamit ko to dati nung nasa hospital pa siya. 8 days kasi siyang nasa NICU eh. Pero ngayon, di ko na ginagamit, syempre. Tsaka, ano pa ba meron dito? Dropper. Tsaka, ito. Toothbrush. Hindi niya pa 'to nagagamit. Tapos ito yung ginagamit niya pag naliligo siya, Aveeno. Ito pang umaga. Tsaka tapos pang gabi lang 'to pag nagha-half bath na siya. Tapos ito yung lactacid.
Gamit niya pa to sa hospital dati, kaya lang di ko pa siya nauubos. Minsan ko lang ginagamit, pero mabango siya. Super. So, that's pretty all much. Next time naman ulit. Bye-bye!